umaga sa ating mga kaprobinsya. Dito tayo ngayon dito sa aking probinsya, dito sa Davao City, at particular dito sa Marilog District, Davao City. Ayun, ipapakita ko yung araw-araw na pinupuntahan namin dito sa bukid. Ayun, napakahirap talaga ng daanan dito kasi pag laging umuulan, ito yung talaga yung mangyayari sa daan. Ang napakahirap po talaga mga kaprobinsya, napakahirap talaga. Halos yung daanan namin, yung Carlabao, Caballo, at saka yung tao, nagkakaisa na lang sa isang daan. Napakahirap talaga. Alam nyo, buti na lang yung mga paa namin sanay talaga sa mga tinatawag na pangagod, yung mga katikate. Ayan, napakahirap ng buhay, napakahirap po talaga ng daanan dito sa amin pag panahon na umuulan. Kaya, ganun. Please, panuorin po ang video na ito. Sana po ma-enjoy kayo sa akin na nag-video dito. Ayan mga kapabinsya. So ito mga kaprobinsya, yung daanan namin dito, napakahirap po talaga. At isa sa mga ano dito, yung napakahirap, yung masakit sa damdamin kasi yung Calabao, yung inapakan ng Calabao, yung ihi ng Calabao, yung pupo ng Calabao, ayan. Kasali na yung paamo dyan, napaapa. Napakahirap po talaga. And na-remember ko dati, ito na talaga ang kasanayan namin noon pa at hanggang ngayon. So napaka hirap din, pero kaya lang wala tayong choice kasi dito tayo tumira sa bukid. At ito rin ang buhay namin dito noon pa man hanggang ngayon. So ganun lang talaga. At na-remember ko po talaga yung mga dating buhay namin dito sa probinsya na to. At hindi namin malilimutan yung lahat ng mga hirap, yung mga magulang namin. Siyempre dito sila tumira at dito na rin kami tumira dahil dito po talaga yung ibinibigay sa amin ng mga magulang namin. Okay? So ayun, yung daanan dito mga kapabinsya, tingnan nyo yung daanan, napaka ano talaga. O dito yung banda, yung napaka ano talaga yung hirap. Minsan sabihin mo sa sarili mo pag palaging umuulan, hindi ka na uuwi doon sa bahay mo, dito na lang kasabay kubo katulo. At minsan din sabihin mo rin sa sarili mo na ay hindi na lang tayo matutulog doon, ay hindi na lang tayo bababa doon sa farm o sa ating sinasaka kasi masyadong mahirap yung daanan. Kaya ganun. Pero dito sa amin yung daanan, medyo nasanay-sanay na rin kami kasi matagal na kami dito. Since 1976 po kami, 1976 po kami dito. So, siyempre nasanay na rin. Ganun. Kaya yung mga bata, ayan, ang pumunta dito kasi nakakasawa ito yung daanan, tingnan. Yung daanan na ito, wala pong motor makakaapang. Ganun. So, hindi pwedeng motor dito kasi napakahirap ng daan. Siyempre, masisira din yung motor pag nakapunta dito, no? So dito banda yung mga ano na yun, hirap dito. Okay, yung pag umuulan, yung putik, nasa tuhod mo talaga, napaka hirap. Pero nakaka-enjoy naman tingnan, di ba? Ay nako, buhay talaga. Ta mga kaprobinsya, tingnan nyo, napakahirap dito. Ayan. Ito napakahirap po talaga kapag umuulan, tsak na hindi ka dadaan dito. Dito ka dadaan sa ano, sa putik talaga. Mahirap yan pag magbaha dito, napakahirap talaga yung daanan po mga kaprobinsya. Kaya dito araw-araw kami pumunta sa farm, sa sinasagahan po namin. So nakaka-relax lang po kami panahon sa Sabado at saka Linggo. Kasi yan ang panahon na
mag-relax kami doon sa bahay at syempre yung room ko magsimbali. Kaya ito yung mga daanan dito. Marami kaming dito yung maraming nagdadaan dito, siguro lahat ng mga sinasakahan or mga nagsasaka dito dumadaan. Sila farm girl dito yung nagdadaan. Isang araw nga mayroong mga 50 sacks na kalabasa, kabayo yung nagkarga dito yung dumaan. Masyadong napakahirap po talaga pag may produkto po dito, mga kapobinsya. So ganun po. So dito po banda, makikita mo na yung napakagandang ano po yung lupa na medyo matutuyo na, kasi kapag umiinit, maiinitan na po siya ng tuto. Ayan. So dito kami nabubuhay within ilang taon na kami dito. Nasa 46 years old, 47 years na kami dito sa bukit o dito sa lugar na ito, sa Murang District. So ito yung buhay namin dito, mga kapobinsya. Kaya yung na-vlog ko na kumain ako ng kanin at saka kapilang ang ulam, totoo po talaga yung mga experience namin dati. Marami pa mga kahoy, punong kahoy dito, yung malalaki dito yun. So kakaumpisa pa lang. So yung mga ano tinatawag dito, yung nagkukuha ng mga kahoy, yung mga naglaging dati, o dito yun kinukuha yung mga malalaking kahoy. Kaya ngayon yung paligid natin tinamnan lang natin ng mga kahoy na katulad ng Jimelina, Mahogany at iba pa. Kasi yung mga lumang kahoy po, wala na po, kasi yun ang kinukuha dati ng mga laging po ng nagkukuha po dito. Kaya ganito na yung itsura ng bukid natin dito. So doon pa lang, dito na kami nakatira. So yung experience si Mama at si Papa dati, sinasakyan nila yung truck ng nagkakarga ng kahoy. Kasi wala pang jeep dito na pumunta doon sa Kalinan. Nagbabaklay pa sila, naglalakad. O nilakad lang yung Lamundao to Marahan. Napakahirap po talaga. Pag may ano ka, may mais kang na-harvest, wala kang bigas, may gilingang kahoy yung ginagamit nila. Nagbabayo sila ng palay kung may palay naman. So ganito ang buhay dito. Pag wala rin pagkain, ayun, yung mga kamuting kahoy, yung kamote, gabi na sinasabi ko, ayun yung kinakain namin. Oo, dito. So ganun yung buhay dito sa bukid dati. Pero ngayon, okay na po. So ganun po, sana po na-enjoy po kayo sa ipinapakita ko lang. I-share ko sa inyo yung araw-araw na dinalakaran namin dito sa aming bayan o dito sa aming probinsya. Napakahirap po talaga, mga kapobinsya, pero tiis-tiis lang po ng konti balang araw, makita din ito ng ating mga mahal na gobyerno. So ayun, matutulungan din tayo, malagyan din ito ng magandang daanan para hindi naman tayo mahihirapan papunta sa farm to market.
probinsya, nakikita niyo na po yung pinapakita ko sa inyo na daanan namin dito sa farm o sa aming sinasakahan. Araw-araw namin ninanakad, araw-araw namin pinupuntahan. So sana na-enjoy po kayo sa pinapakita ko pong video. Yan po ang totoo pong buhay namin dito sa Marahan Malog District, Davao City. Ayun, 'di ba? So unti-unti nang nakilala niyo na ang buhay ni Benz TV 20 dito sa bukid. Okay? So sa lahat po ng gustong mag-subscribe sa aking channel o gustong sumusubaybay sa aking channel, ayan, kayo na po ang bahala. Hindi ko na po i-decide or hindi ko na po sasabihin sa inyo na please subscribe kasi nasa decision niyo na po na mag-subscribe sa aking channel, di ba? So nasa decision niyo po kung mag-like kayo, kung naka-like kayo, mag-comment kayo kung gusto niyo mag-comment. Nasa sa inyo na po ang lahat ng mga yun, di ba? So ayan, sana po ay nasa maligayang buhay kayo at syempre masayang buhay dito sa ating probinsya. So, salamat po sa lahat. Bye-bye.